Hello po mga ma'am and sir. Good afternoon po sa ating lahat. So ayan, let's start. Bago po ako mag-start, konting pakilala lang po. Ako nga po pala si Marites Lustre Agana, Franchisee Consultant. So ayan, how to start an affordable pandemic-proof business using franchising. Ayan. So kung mag-start po tayo ng business, at ito po yung mga kategoring titignan natin or isa lang alang. So dapat po ang business na titignan natin is home-based online business kasi ito na po yung trending sa panahon ngayon. Ito po ay low capital, world-class business, well-established market, easy to set up, portable combination of businesses, guaranteed fast ROI, tao ang lalapit sa iyo at hindi po yan napapanis. Lahat ng yan is one-stop shop business. At andito po yan sa one-stop shop system. Ano po ba yung one-stop shop system? Ito po ay isang application na pwede nating i-download sa Play Store or App Store. At nandito po sa loob ng system na to, mga ma'am and sir, ang sikat na ticketing. Ayan, travel and tours, remittance, bills payment, loading, insurance, and online shopping. At andyan po ang sikat na RiseSmart. O, diba mga mami sir? So, business po ang pinag-uusapan natin. Paano po ba tayo kikita dyan, Ma'am Tess? So, una po, didiscuss ko sa inyo is ticketing. Dito, mga mami sir, partner po natin ang 406 Airlines. So, ganyang karami, diba? 406. So, through markup based po ang kitaan natin, mga ma'am and sir. Sa domestic, pwede po tayong mag-markup ng 150 to 500. Per way, per passenger po yan. So, per tao. So, halimbawa po, may nagpabook sa inyo, 10 katao, sinagad mo yung markup mo na 500 each, okay lang po ba? May extra income ka dyan na 5,000 pesos. O, diba? So, what if nag-round trip? 5,000 times 2 way, okay lang po ba? May extra income ka dyan na 10,000 pesos. Sa domestic pa lang po yan, mga mami sir, meron pa po tayong international booking. So, dito po, pwede tayong mag-markup ng 700 to 1,000. Per way, per tao, per passenger din po yan. So, halimbawa, consistent ka mag-post ng business mo, di ba? Dapat consistent talaga tayo. So, may nagpabook sa inyo, 10 ulit, 10 katao, 10 magbabarkada, o, di ba? Sinagad mo yung markup mo na 1,000 each. O, okay lang po ba? In just 4 minutes of booking, kumita ka dyan ng 10,000 pesos. O, di ba mga mami sir? In just 10 minutes of booking. So, syempre, pag international ang pinag-uusapan, dapat ang ticket natin is round trip. Dahil, bagpit ang ating immigration, baka hindi sila makalabas. So, ayan, nag-round trip, 10,000 times 2 way. Okay lang po ba? May extra income pa dyan na 20,000 pesos. In just kahit naabutin ka ng 30 minutes, di ba? Okay lang. Kumita ka naman ng 20,000. So, di ba? Ganyan kaganda ang ating ticketing business. So, bukod dyan, meron po tayong shipping lines. Dito po, partner natin ang FastCut to go travel and TransAsia. So, ayan na po yung proof of domestic booking transaction. Yung sa system natin, ganyan po makikita natin. Kulay green, ibig sabihin successful. At ang kulay pink naman po is canceled. So, ayan po yung itinerary ticket na pwede nating isend sa ating mga client or customer. Ganyan siya kaganda. Yung business partner natin dito nakapag-book ng ticket sa domestic. So, okay lang po ba? 23 packs. Sa 23 packs na yan, magkano ang kinita, di ba? Sinagad niya yung markup niya na 500. So, okay lang po ba? In just 1 hour of booking kasi 23 packs to. Or 23 katao, kumita lang naman po siya ng 11,500. Mga mamin sir, ganyan po kaganda ang ating ticketing business. So, grabe, di ba? Tinalo yung sahod. So, ito naman po yung proof of international booking transaction. Sa system po, sa system natin, ganito siya. Ayan, yung kulay green po, may ibig sabihin is successful at ang kulay yellow naman po is on the process. Ang kulay pink naman po is on, I cancel po yan. So, yan. So, sa international, ganun din po, ganyan din siya kaganda, yung itinerary ticket na pwede nating isend sa ating mga client or customer.
yung business partner natin dito nakapag-book ng ticket, mga mamin sir, grabe, no? Nakapag-book siya ng 12 packs, di ba? Pag international ang usapan, dapat ang ticket is round trip. So, Manila to Hong Kong, Hong Kong to Manila. Okay lang po ba? Sa 12 packs na yan, kumita siya ng 24,000 lang naman. Oh, grabe, no? Ilang oras, kahit hindi nga yan ilang oras, si 1 hour lang po yan inabot. Di ba? Kasi ang dami. So, ganyan po siya kaganda. Ang ating ticketing business. So, next natin, travel and tours. Earn commission plus markup. Halimbawa po, 3 days and 2 nights packages. Ayan. As a dealer po, meron po tayo ditong commission. And markup na 5%. Local international po yan, mga mom and sir. So, next, remittance. Sa remittance naman po, through markup based din po ang kitaan natin. Partner na po natin dito ang Cebuana Lawyer, Western Union at mga credit to bank. Even international, andyan po yung MoneyGram, iRemit and Transfast. Meron na rin po tayong GCash. O, diba? Dito po may sarili tayong remittance. Ito po yung e-cash padala or member to member. Mula piso up to 50,000 po, mga mom and sir, meron lang po tayong system charge na 25 pesos. So, diba? Napakamura. Sa buong Pilipinas, tayo lang ang merong napakababang system charge. O, diba? So, ayan, mga mom and sir, pwede tayong mag-send ng pera at mag-receive. So, next, bills payment. So, ayan, partner po natin dito ang Bayad Center, Meralco, PLDT. Lahat ng yan, instant business partner na natin, mga mom and sir. At pwede rin po tayong magbayad to credit to bank. Ayan. So, next, e-loading. Dito po sa e-loading naman, meron po tayong 3% commission plus markup plus 2% outright income. All network, pwede na po nating loadan. O, diba? Ganyan siya kaganda. At ang kagandahan pa talaga dito, mga mamins, are mega dealer na tayo. Kaya pwede po tayong mag-markup ng pwede po tayong mag-activate ng mga reseller. So, yung mga reseller na yan, sigurin lang po natin ng 300 pesos activation fee. Local pa lang po yan. Meron po tayong international, andyan po yung StarHub at Singtel, na pwede tayong mag-load sa Hong Kong, Qatar, Singapore, UAE, Dubai, at marami pa pong iba. Kung may mga cable TV kayo dyan, tulad ng Signal at Direct TV, pwedeng-pwede natin yung loadan, mga mom and sir. So, next natin, e-insurance. Dito po, through markup based din po kita natin, personal accident insurance, partner po natin ang Malayan at FPG. Ayan, policy wars na pwede nating ma-claim once na yung in-insured natin is ma-accidente pero hindi naman natin hiningi. Ayan, pwede po siyang makapag-claim ng 100,000. So, if ever po na nasa kalsada siya, nasa gasaan, or nabangga yung sasakyan niya, di ba, nagrabihan siya, o namatay, o di ba, pero hindi naman natin hiningi. Natuluyan, mayroon pong additional dyan na burial assistant na 10,000. So, ang marireceive niya pag namatay siya is 110,000. Ayan. Isang kagandahan pa nito, mga mamin sir, 80 pesos lang po sa system natin, pero pwede natin siyang ibenta ng 300 to 500. O, diba mga mamin sir, ang laki ng kitaan. Pag binenta mo siya ng 500, magkano ang kita mo dyan? 420. O, diba, isang tao lang yan. What if yung buong toda sa barangay nyo, buong toda nyo, toda rider nyo, is na nabentahan mo ng insurance. Ito po ay covered for 1 year. O, diba? Sobrang mura ng insurance natin. So, bukod dyan, meron pa tayong CTPL. Kung may mga sasakyan kayo, kapitbahay nyo, insured na natin yan. So, next, online shopping. Through online, bibili na po tayo ng bigas. Ayan, door-to-door po yan. At meron pa po tayong mga gadget na pwede nating i-shopping online. Bukod dyan, meron din tayong mga product na health and wellness product na meron tayong 30% discount, mga mom and sir. Ganyan po siya kaganda. Diba? Lifetime tayong merong 30% discount. Jaden! Sorry. So, welcome to Rice Smart, Rice Dealer Retail and Wholesale. So, company profile na i-launch po siya noong March 2021. Kasagsagan po yan ng pandemic. Pero ang kagandahan niya na i-launch ng company si Rice Smart. So, ayan po, bagong-bago pa lang po si Rice Smart.
So ayan, why become a rice dealer? Simple lang po mga ma'am and sir, 'di ba? Umulan man, umaraw, kumakain tayo ng kanin. May pandemic man o wala, bumibili tayo ng bigas, tama po ba? So dito po pwede tayong mag-supply sa maliliit na canteen, tindahan, restaurant. At ang mahal nating presidente, ang kanyang advocacy is masuportahan ang ating mga local farmers. Ayan po 'yan. Yan. So, ito naman po yung mga variety ng bigas. Pwede nyo i-screenshot yan pag nakita nyo ang video na to. Para po may kopya kayo sa mga variety ng bigas natin. So, how to earn? Dito po may discount na tayo sa lahat ng product at sa bigas. Ayan. Ito po, sample computation lang ha. So, pwede ka pong mag-markup ng 3% to 10% per sako. So, halimbawa po mga mami sir, nakabenta ka ng special rice sa halagang 1,000 pesos na tag to 25 kilos. So, ayan, nakasold ka ng 10 sako. 10 sako sa isang araw. So, 1,000 times 10, meron ka pong 10,000 dyan. I-times 10 natin sa markup mo, okay lang po ba? May 1,000 pesos ka a day sa 10 sako ng bigas. So, ilang araw po ba meron tayo sa isang buwan? Di ba meron tayong 30 days? Meron pa ang 31 eh, pero wag na natin yung isama. So, ang potential income po natin dyan, bigasan alone pa lang ha, meron po tayong 30,000 a month. So, ganyan po kaganda ang ating bigasan. So, what if nakabenta ka pa ng ticket, nakapag-load ka pa, dagdag income din yun mga mom and sir habang nagbebenta ka ng bigas. So, ito naman po yung mga branches ni Rice Mart. Meron tayo sa Kowa Branch, Commonwealth Branch, Jagna, Bohol, Purview Branch. Ayan, kung makikita nyo yan, ayan. Barbie Branch, Tonda Branch, and Kainta Branch. Ito naman po yung mga OFW na nakapag-avail ng ating Rice Mart business. So, ito naman po, newly open tayo sa Pasay, Cebu, Davao, Butuan. Soon to open naman po sa Cavite, Bohol, Bulacan, Camarines Sur, and Surigao del Sur. So, Rice Mart Global Rice Mart Package, tayo po ay may lowest rate kay GoCab. Kasi bakit? GoCab operator na po tayo instant. O, diba? Pa, kaya pwede tayong mag-hire ng mga rider up to 100 rider. Ang pwede nating i-hire. At bawat successful booking nila, meron po tayong 10% commission dyan. So, ganyan kaganda pag nakapag-hire tayo ng mga rider. Katulad lang po yan ng GoCab. Ito nga po yung GoCab rider natin. I mean, katulad lang siya ng Lala Move, Grab, ganon. Speedy, kung mayroon. Yung mga rider na umaano ngayon. So, next natin, residual income from product and services. So, sa Global Rice Mart Package, meron na po tayong libreng tatlong sakong bigas. Ayan, isang rice cooper, tarpaulini Rice Mart. Meron pa tayong system, eco bag and tarpaulins at pliers. Plus, meron pa po tayong 10,000 health and wellness product. Libre po yan. Libre natin makukuha once na nag-avail tayo ng Global Rice Mart. So, ito po yung kasama. Ito po yung sinasabing system. Ayan, lifetime businesses. Hanggat may airline, meron tayong business. Hanggat may bayad center, meron tayong business. Hanggat may remittance, meron tayong business. At marami pa pong iba, mga mami. Sir, ito kasi lifetime siya. Ito, lifetime tayong may Rice Mart. Bills payment, remittance, loading, insurance, airline ticketing, travel and tours, and online shopping. O, diba? Hanggat hindi natatanggal ng mga yan, meron po tayong instant business. O, diba? Ganyan siya kaganda, mga mami, sir. So, ito pa po yung mga inclusion. Meron tayo 110K Malayan Insurance, 24/7 technical support, at meron po tayong 30% discount on tangible product sa halagang 16,998 pag-pre-franchise po natin ang system. O, diba? Makasabi nyo, ang mahal naman yan, 19,000. So, kung sa ticketing pa lang po, mga mami, sir, kung makikipag-business partner ka sa Cebu Pacific, ang 18,000 mo is kulang na kulang. Kasi bakit? Kung makikipag-partner ka sa kanya, ang ilalabas mo po is 300,000. Isang airline pa lang po yan. Dito, mga mami, sir, 406 airlines na ang meron tayo. O, diba?
So, ano ba yung negosyo natin? Mahal o mura? Oh, diba? Diyan nyo po makikita yan. So, yan. How to become a franchisee consultant? Simple lang po. Once na nag-avail na tayo ng RiceMart, so, ayan, nagustuhan natin ang RiceMart at nag-advertise na tayo na idala natin sa business orientation kasi meron tayong business orientation dito. Ang ano po, available na business orientation, Monday to Saturday, meron tayong 9 a.m. to p.m. and 9:30 p.m. Ayan po yun, 30 minutes presentation. Every day po yan. Pag Sunday, ang schedule lang po is 2 p.m. and 9:30 p.m. So, once na nagustuhan niya ang 18,998 franchisee, tayo po ay magkakaroon ng 1,000 pesos na finders. Bibigay po yan ng company. Nakikita niyo po ba? Nakatulong ka na makapagbigay ng business sa iba. At the same time, kumita ka pa. O, diba? So, ito naman po yung residual income from product and services. Jay, tignan mo nga, baka napindot niya yun, oh. Yung call. Oh, yan. Huwag mong papindot, ah. Pasensya na mga mamin, sir. So, ayan, meron tayo ditong passive income or early pension na tinatawag. So, ano po ba yung passive income na yan? So, 'di ba may dalawang income tayo sa mundo? Ito yung active income at saka passive income. So, sa active income po, pag tayo ay employed, pag tayo may time in, may sahod. Pag wala tayong time in, wala tayong sahod. In short, no work, no pay. Sa mga negosyante naman po, pag sila nagbukas ng tindahan, may kita. Pag hindi sila nagbukas, wala silang kita. Ayan. Basta dito po sa passive income, no work with pay. Paano ba yan, Ma'am Tess? So, ito po siya. So, 3 to 5 years na i-share natin ang business. Ganun kasi siya kaganda, di ba? Maraming nagtatanong sa atin, mga ma'am and sir. So, marami ding nag-franchise sa atin. So, ang business natin, pwede nating ipa-franchise sa iba. Ganun siya kaganda. O, di ba, mga ma'am and sir? So, sa domestic, meron po tayong passive income or residual income dito na 10 pesos. Ayan, yung business partner natin, nag-book ng ticket. Nag-book siya ng ticket sa... sa domestic, siya po ay kumita ng 500. Tayo po na walang ginagawa, inakyatan po tayo ng 10 pesos dyan. O, diba? Another booking sa domestic, meron ulit tayong 10 pesos. Another booking domestic, meron po tayong ulit 10 pesos. So, 10 pesos yan ng 10 pesos every time magbubook yung mga business partner natin ng ticket sa domestic. So, diba? Ang ganda, mga mami. Sir, wala tayong ginawa dyan. So, sa international naman po, meron tayong passive income or residual income dito na 25 pesos. O, diba? So, ayan. Yung business partner natin, nag-book ng ticket sa international. Siya po kumita ng 1,000. Tayo po na walang ginagawa, meron po tayo dyan 25 pesos. O, diba? Hindi naman sama. Kasi wala naman tayong ginagawa. Another booking international, meron ulit tayong 25 pesos. 25 lang 25 yan, mga ma'am and sir. As long as nagbubook sila ng ticket international. Ganun po siya kaganda. Jay, huwag maingay. Sa remittance naman po, meron tayong residual income or passive income na piso. So, ayan, yung mga business partner natin gumamit ng remittance, Cebuana, Western Union, credit to bank ang kanilang ginamit. Meron po tayong papiso-piso-piso-piso-piso na matatanggap sa system natin. O, diba? Kahit hindi nyo na-check, automatic po kasi yan. Merong aakyat sa system natin. Magugulat na lang kayo, ba't ang dami ko ng residual income? O, diba? Ganyan po siya kaganda. So, ayan, sa insurance naman po, every time gagamit sila ng insurance, mapas FPG man yan or Malayan Insurance, automatic po may aksyat sa system natin na piso, 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 piso. Baka magano kayo, ang liit naman ng piso, Ma'am Tess. So, bago po mabuo ang 1,000, di ba, nag-i-start sa piso. Ganyan po siya kaganda. Ayan. Sa bills payment naman po, meron tayong 0.50 cents. So, ilang bills po ba binabayaran natin every month? Ako po, tatlong bills ang binabayaran ko. Meron akong tubig, ilaw, and wifi. So, what if nagbayad ba yung mga business partner ko? Bukod sa may meron akong residual income na 1 peso on 0.50 cents, nagbayad din sila. Like,
PLDT. Ayan, may umakyat sa system natin na 0.50 cents. Ayan, smart naman ang kanya. Meron umakyat sa, na, may, meron umakyat sa system natin na 0.50 cents. Ayan, pa 50-50 cents lang po yan. Every time magbabayad sila ng bills payment. So, diba? So, what if yung mga business partner natin nakapag-book ng ticket sa domestic? Ayan, 100. So, okay lang po. I-times natin sa 10 pesos mo na residual income. Okay lang po ba? May extra income ka dyan na 1,000 pesos na wala po tayong ginagawa. So, ayun po. Sa RiseSmart din, ayan, meron po tayong piso na residual income. Every time magre-repurchase po tayo ng bigas, ayan. Ganon din po ang magiging residual income natin na makukuha. So, ito naman po yung inheritance income na pwede nating ipamana yung business natin sa mga mahal natin sa buhay. So, bigay lang po natin ng username at password at automatic meron na po silang instant business na kung magkano man po ang kinikita natin dito, ganun din po ang kikitain ng mga anak natin. Diba? Kung, or kung sino yung pagbibigyan mo. Unlike sa mga employee na kung sila man ay na kung sila man ay may teacher, doctor, kung sila ganun ng profession nila, diba, hindi agad-agad nila anak, o ikaw naman maging doktor kasi pagod na ako. Diba, hindi ganun. Kailangan nilang mag-aral mula grade 1 hanggang ma-achieve nila yung pagiging doktor. Ayan. So, ito naman po yung feature of the system. Meron tayong one-time investment, lifetime business, no quota, no cash band, no renewal, no expiration, no maintaining balance required, at pwedeng-pwede natin siyang may pamana sa mahal natin sa buhay. So, what to do next? Ayan, kontakin nyo lang po ako. If ever gusto ninyang mag-franchise, ayan. Or pwede po kayong samahan sa office dahil malapit po ako sa head office or sa main office. Doon po kayo mag-fill up ng application form. Kung ayaw nyo naman po ma-hassle, pwede naman pong ihulog ang franchise payment through bank deposit or over the counter. With 2 valid IDs po yan. So, ayan. Well, sa RiseSmart, abot kaya ang pangarap mong negosyo. Kaya mag-franchise na. Another business package of Unified Product and Services. Yan po ang name ng company at na-launch po siya noong November 11, 2011. So, 11 years na po ang company sa November 11. So, ganyan na po siya katatag. Sa pagmamayari po yan ni President Emmanuel Manny Pascual. So, bago po ako magtapos, may iwanan lang po ang kataga na if you always do what you always does, you always get what you always got. So, decide now. Thank you. To God be all the glory. Ayan. Thank you po mga ma'am and sir.